oso, inalagaan ng tao at marami pang mga mababangis na hayop? Yo, what's up guys? It's Clark TV here! Sa video na ito, pag-uusapan natin ng ilan sa mga nakakatakot at delikadong hayop na inalagaan ng mga tao na posibleng maglagay ng buhay mo sa peligro. Kaya halika, diskubrihin na natin ang limang pinaka nakakatakot na hayop na alaga ng tao na talagang iyong iiwasan. Kaya, simulan na natin. Number 5, mga bayawak. Ang mga bayawak ay malalaking carnivorous reptiles na pilit inaalagaan ng mga mahilig sa mga reptiles kahit na napakadelikado nito. Ang mga bayawak ay ibang-iba sa mga normal na lizard. Sila ay umahaba ng 8 hanggang 12 talampakan at kahit nakakulong ay nangangailangan ng mga tirahang malalawak upang mabuhay ng maayos. Iba-iba ang mga ugali ng bayawak bilang mga alaga, pero hindi talaga maiiwasan ang mga kagat nito. Hindi lang ang matatalas ng ipin at matibay na panga ng bayawak ang nagiging rason sa pagkawala ng buhay ng mga taong nakakagat nito, dahil ang mga laway ng bayawak ay punong-puno ng bakterya na nagbibigay ng shock at ng malalang impeksyon sa mga biktima nito. Ang kagat ng mga bayawak ay ikatatapos ng buhay ng isang tao, lalo na kapag hindi nabigyan ng atensyong medikal. Kaya naman, na-featured ito sa Animal Planet's Fatal Attractions, kung saan nakagat ang isang reptile keeper na nagngangalang Ron Huff, at siya ay binawian ng buhay dahil sa infected na kagat ng bayawak na hindi niya ipinagamot. Number 4, mga makamandag na ahas. Marami-raming mga tao ang nag-aalaga ng ahas. Karamihan naman kasi nito ay hindi mapanganib. Ibang istorya nga lang ang mga ahas na makamandag. Ang mga ahas na ito ay nangangagat ng walang rason. Tinatawag ding mga hots na nangangailangan sila ng mga experience at mga professional na handler. Nasanay na sa mga ganong uri ng mga ahas sapagkat napakadelikado kasi nila. Kahit ang sinasabing mas safe na ahas tulad ng mga copperhead snake ay nagbibigay pa rin ng intense na sakit at apdi. Pero kahit halata namang may peligro sa pag-aalaga ng venomous snake, may mga tao pa rin nag-aalaga nito kahit hindi sila marunong. Lalo na't legal sila sa maraming bansa, lalo na sa USA, kung saan naibibenta ang mga ahas na ito depende sa state na kinaroroonan mo. Base din sa mga insidente ng mga pagkagat ng mga ahas na ito, peligroso lang ang mga ahas na ito sa mga nag-aalaga nito. Kaya nito lang 1990 hanggang 2009, 16 na katao na ang nawalan ng buhay sa US dahil lamang sa mga makamandag na ahas. Number 3, mga wildcats. Kaya ng mga malalaking wildcats na kumain ng mga tao. Sila ay madalas ma-featured sa news kapag nilalapa nila ang kanilang mga handler. Kahit na nagkakaroon nga ganong mga insidente, hindi ito madalas na mangyari. 2 beses sa isang taon lang ito mangyari sa US. Mula 1990 hanggang 2012, 21 nakatao na ang nawalan ng buhay dahil sa mga wild felines. Ang mga nakatatapos ng buhay ng tao na mga big cats ay madalas na nakikipaglaro lamang dahil hindi sila na-train ng maayos ng kanilang mga handler. Madalas na mga tigre ang umaatake sa mga tao dahil ang mga tigre ay ang pinakamaraming wild cat na hinuhuli. Number 2, mga oso. Kahit cute sila, ang mga oso ay napakadelikado. Sila ay matatalino at mabibilis. Malalakas ang mga oso katulad ng mga big cat at mahilig rin sa karne ang mga ito. Ngunit may interest din madalas sa mga oso sa pag-approach ng mga tao. Sa totoo lang, ay marami na ang mga kaso ng pagbi-break-in ng mga oso sa bahay ng mga tao. Ito ang rason kung bakit napakalaking concern ang mga nakatakas na oso sa publiko kung ikukumpara sa iba-ibang mga big cats na mailap naman sa mga tao. Ang species ng mga oso na ginagawang alaga ay ang mga tinatawag na black bear, pero sila rin ang responsable sa karamihan ng mga matinding pag-atake sa mga tao. Halos lahat din ng mga biktima ng mga oso ay ang mga nag-aalaga sa kanila. Madalas silang umaatake kapag nililinis na ng mga tao ang kanilang mga kulungan. Tulad na lang ni Brent Kandra, na isang nagtangkang maglinis ng cage ng isang oso noong August 2010, at siya ay binawian ng buhay sa edad na
24 years old lamang. Number 1, mga chimpanzee. Kayang kumain ng kahit na anong pagkain. Tumawa pag nakikiliti at gumamit ng body language. Ang mga chimpanzee o chimps ay ang pinakadelikadong exotic pet sa buong mundo. Nangangalmot, nangagat at nananakit ang mga hayop na ito. Ang mga hayop na ito ay hindi talaga lubusang nadodomesticate o napapaamo. Sila ay merong complex cognition o mas mataas na kakayahang umintindi ng mga bagay sa paligid nila. Kaya madalas silang makatakas sa mga zoo. Dahil din sa kaya nilang gumamit ng mga doorknobs at magtanggal ng mga lock, pero hindi lang ang kanilang talino ang kanilang laban sa mundo, kundi ang kanilang kakaibang lakas at matatalas ng ngipin ay ilan din sa mga armas na tinataglay ng mga chimpanzee. Madalas silang mas nagiging peligroso pagkaedad ng 6-7 taong gulang. Umatakas sila gamit ng pangagat ng mga body part ng tao. Hindi laging dahil sa agresyon, ngunit dahil din sa nilalaro nila ang mga taong binibiktima nila. Kadalasan ang may-ari din ng isang chimp. Kung inakala mo na kaunting damage lang ang nagagawa ng mga chimp, noong taong 2011 may isang babaeng trabador na nawala ng 3 daliri pagkatapos umatake ang 2 chimpanzee. Sa taon, bago yun, ang isang alagang chimpanzee na nagngangalang Sueko ay tumakas ng 40 minuto sa mga baybay at nanira ng windshield ng isang police car. Dahil sa peligro ang mga hayop na ito sa tao, mabuti na lamang na hayaan na lamang silang manirahan sa kanilang talagang natural na tirahan. Ikaw, agree ka ba dito? Comment down below. Ikaw, kakayanin mo kayang mag-alaga ng mga hayop na ito? O meron ka bang alaga na mga katulad nito? O kung papapiliin ka ng isa sa mga pinakadelikadong hayop na ito na inaalagaan ng tao, anong hayop ang pipiliin mo at bakit? Comment mo sa baba ng video na ito yung masabi mo at yung opinion mo dyan sa comment section para malaman namin. Kaya make sure na check mo din ang isa mga video ko na ito na sigurado kong mag-enjoy ka at click mo na rin ang bilog na ito para nakasubscribe ka at lagi kang updated sa mga bagong videos na may malulupit na kwento at kwentong misteryo. So once again, this is Clark TV and I will see you guys on my next video. Peace out!